Gumagandang sistema ng Kremlin Cools Marshers magpapakampiyon sa kanila ngayong conference at Katbel ng Cherry Tigo crossover may pagsisisi nga ba sa kanyang kupunan na napuntahan, nahihirapan at inaasahan lamang siya ng team. And bago natin yan ipagpatuloy pag-usapan mga kaibigan ko, palike and subscribe po muna and pahit ng notification bell, maraming salamat po. Well mga kaibigan, sa kakatapos nga lang po na laban ng Kremlin Cools Marshers kontra dito sa Cherry Tigo crossover ay nag-activate po ang magagaling na spikers ng CCS dahil na rin po yan sa napaka very consistent at maayos at nag-i-improve ng mga set ni Kyle Negrito. Nakita natin so far nagagamit po ng maayos at nag-activate talaga no yung magagandang palo nitong si Bea De Leon, Bernadette Pons, Michelle Gumabaw at Risa Sato, which is very unexpected nga po yun. Samahan pa yan ng maayos po na floor defense ng Kremlin Cools Marshers. Sa pagkakataong yun mga kaibigan, no, wala po yung mga star player ng CCS. Hanggang ngayon hindi pa rin talaga nakakapaglaro. Etong si Eliza Valdez, si Tots Carlos hindi pa rin nakakapaglaro. Si Pangs Panaga hindi rin naglaro mga kaibigan dahil kamamatay lamang ng kanyang nanay, no, at si Gemma Galanza sa national team natin. Bakit ngayon? Nakita nyo, ibang sistema talaga ang pinapatupad ni Coach Sherwin Meneses at nagagamit yung mga bench player ng CCS. Well, dati pa natin sinasabi, once talaga na mabigyan ng opportunity yung mga bench player ng CCS yan, tulad na lang po nila Bernadette Pons, no, nagagamit si Bea De Leon din, madalas binabangkulang yun sa Choco Mucho, pero gamit na gamit po dito sa CCS mga kaibigan, ay ganyan ang nangyari. Sa naging laban talagang nakita nyo etong Cherry Tigo crossover, wala pang katalo-talo, no, yung mga last game nila malakas talaga ang galing ng defense at offense nila dahil meron po silang Katbel nung import po nila, no, pero sa pagkakataong yon nakita nyo naman kahit gaano po kagaling etong import nila na si Katbel ay hindi po umubra sa CCS. Kasi nga naman ang Cherry Tigo crossover ay madalas umaasa lamang sa kanilang import. Napapagod din yan at kinakailangan, no, at dapat meron din siya magagaling na makakampi. Well, may inggit nga ba na nararamdaman ito si Katbel dito kay Erica Stonton na import nga po ng CCS dahil nga po sa Kremlin halos lahat po ng mga player ay walang tapon at maaasahan. So kahit hindi ganoon kagalingan yung import na makuha po ng CCS, no, hindi ko sinasabing hindi magaling si Erica Stonton, magaling po yan ang kapag-adjust, no, or mas nai-improve yung performance kapag magagaling po yung mga kakampi. Unlike po kay Katbel ng Cherry Tigo crossover mga kaibigan, halos siya lang din pong gumagawa ng magandang sistema, no, kahit may pa-time out po si coach kung po mga kaibigan, hindi po yun nangyayari sa loob ng court. Nagkakaroon kasi sila ng misunderstanding yung chemistry at momentum wala pa po sa kanila. Well mga kaibigan, aabangan po natin sa magiging susunod nga po na laban, no, ng Kremlin Cold Smashers at panibagurado gugulatin ulit tayo nila sa panibagong sistema. And please huwag na huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe mga kaibigan. Maraming salamat.